Praise God. Amen. Ang tinutukoy ni Brother Lemuel, yung impyerno na wala pa doon sa tanan sa kanyang mga iniligtas at angels niya, yung lake of fire, yan yan. Amen. Yan yan. Yung hell na andoon yung mga hindi mananampalataya, nandoon na rin sa hell, pero hindi pa yun ang final destination kasi may dalawang klase ang hell eh. May hell na impyerno at mayroon ding lake of fire. No? Okay. After the judgment, white throne judgment, yun na po. Ito yung destination, the final destination of the unsaved, the fallen angels, and Satan himself. No? They will spend their lives eternity doon sa impyerno yan, sa lake of fire na yan. At yung hell na binabanggit doon, yung tinatawag na sa Hebrew word na Seol. Hindi Seol na Seol sa Korea. Kundi Seol doon sa Luke chapter 16. Nandun pa yung Seol. Remember, mayroong apat na name ang hell. Number one, Gehenna. This is the Greek language of Gehenna or hell. Na kung saan andan po yung mga mababaho. Si Jesus Cristo mismo ay kinuod niya to the Valley of the Sons of Hinnom doon sa Jerusalem, sa Old City, kung saan may valley doon, doon sa northern part, kung saan mayroong andoon yung tapunan ng mga patay. Gehenna ang tawag noon. Kaya no wonder, yung Arabic ng Gehenna or Jehenom. Okay? Kasi nga, mga Sons of Hinnom yan eh. Yung lugar na yun, Sons of Hinnom. So, sa Arabic, pagka nagmura yung mga Arabo, Jahannam. Jahannam. Yan po yun ang root word nun. Na? Ang pangalawang pangalan ng impyerno ay Seol. That is a Hebrew word in the book of Luke chapter 16. At ang pangatlo ay Tartarus. Okay, Tartarus. Na? Tartarus, one time only binanggit sa Biblia, that's the book of 1 Peter. Okay, yun po yung impyerno din. Isang pangalan ng impyerno. At ang panglast ay Gehenna, Seol, Tartarus, at saka ayan, nandito? Hades. Hades. Okay. Hades. Tama, Hades. Hades, yun yung binanggit doon sa Luke chapter 12, chapter 16. No? Amen. At ang Seol doon, sa Old Testament pala ang Seol, which is the Hebrew word of hell. No? Apat na pangalan yan ng impyerno. Kaya ang impyerno, mga kapatid, pag impyerno ang pinag-usapan, ang pinagmamanggit niyan ang Biblia. Therefore, it is the Lord give a warning to everybody na talagang may impyerno. At yung mga nakinip na may impyerno, hindi po totoo yun. Alright? Panaginip man yun. Okay? Sa panahon ngayon. Dahil siguro kakabasa niya ng panood ng YouTube o kakatingin sa Biblia, meron matirang impyerno eh. It is God who prepared the hell for Satan and his angels. Remember that. Ang Diyos ang nagkano niyan, nagprepara para sa mga ayaw manampalataya sa Kanya. And sadly, mga kapatid, maraming ayaw manampalataya sa Kanya. Oo. Ba't kaya ganun, no? Sinabi na nga kanina, may mga sinyalis yan eh. Pagka ang isang tao iniligtas, una, may takot sa impyerno. Talaga, matatakot siya. Kasi ang mga mananampalataya, hindi naman matatakot sa impyerno. Hindi na tayo pupunta doon eh. That's right. Amen. Yung mga mananampalataya, yung mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, sinabi sa Biblia eh. Mamaya, pakita natin yan. Hindi na po mapunta sa impyerno yan, ang isang kaluluwa. Alright? Maligtas yan. Yan ang talagta-save. Salvation ba? Okay? Thou shalt be saved. Maligtas ka. Hindi maligtas. Don't say impyerno. Ibig sabihin nun. Alright? Tapos, kung ayaw mong piliin ng Diyos, ay makikita talaga sa buhay ng isang tao. Ang isang tao na walang Kristo sa buhay niya, makikita mo yung manifestation sa buhay niya. Makita mo yung mga ginagawa niya. Makita mo kung anong buhay niya. Makita mo kung anong klaseng tao siya. Oh. Ang isang mananampalataya, makita mo sa simbahan niya.
Makita mo sa paglilingkod sa Panginoon yan. Ang mananampalataya ha. Oh, tapos ang isa, ano? If you love the world. Ang ibig sabihin, if you love the world, when the world become a more system sa buhay mo kaysa Panginoon, thereby, natabunan ka, na-influensyahan ka. Hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Wala ka sa Panginoon. Bakit? Mas lamang sa'yo ang mundo eh. Yan ang mahirap. Yan ang tinatawag na ano, pita ng laman. Alright? There are three things Satan will offer sa tao. Tatlo. Tatlong bagay ang i-offer ng demonyo sa atin, sa tao. Una, lust of the eyes. Kung ano gusto ng mata mo. Pangalawa, lust of the flesh. Kung ano gusto ng katawan mo. Ang gusto ng katawan mo, katawan din. Yan ang pita ng laman. Kung ano nakikita mo. Oh, yan ang gusto ni Satanas. Talagang ititempt ka dyan. Itisting ka dyan. At ang last, pride of life. Yung tatlong yan na taktika ni Satanas, doon pala sa Garden of Eden. Yun na yung taktik niya. Pagdating kay Jesus Kristo, yun pa rin ang taktik niya. Oh, si Jesus Christ sa panahon sa ano, sa Matthew chapter 4 verse 4, umpisa doon. Nakuko, hindi nagbago ang taktika ni Satanas, pareho lang. The same yesterday, today, and tomorrow. Ganun pa rin ang taktik niya. Ganun din ang gagawin niya sa atin. Bakit yung tatlong yan, covers all yan eh. Paano gusto niya? Bigyan ka lang ng chicks dyan, iwan ko lang, hindi mo, ganun-ganun ang banda ng isang ng tao. Yan yan. Kaya pag binigyan, pag mayroon ng dumadaan-daan ng babae dyan, mag-iingat ka na, umalis ka na. Huwag mo nang subukin pa ang pananampalataya mo dyan. Oo. Magiging Solomon ka o King David ka dyan, sigurado. Ngayon, kung mayroon ng mga sale ng mga matitindi dyan sa labas, na kung ano-ano na lang, tapos kalimutan mo na magsimba, nako, huwag mo nang subukin pa ng palataya dyan, pumunta ka na sa simbahan. Bakit? Yayariin ka ni Satanas, ah, hindi ka nakasimbangan sa araw nito, wala ka ng totoonan, no? Oh. Ganun yan. Yan ang gusto ni Satanas. Oh. At saka pride of life. Ah, wala yan. Ang pride of life, yan ang mas matindi. Diyan bumagsak si Satanas. Timanin na ninyo. Si Satanas diyan bumagsak sa pride of life. Kasi yun ang kasalanan niya. Oh, matindi yun. Pag ang pride na ang umiiral sa isang tao, ay hindi na makikinig yan kahit sino pa. That's right. Hindi na makikinig yan. Hindi mo matuturuan yan. Mas lalo naman, hindi mo matuturuan ang kaligtasan yan. Bakit? Pride of life yan eh. No? Amen. Yan ang pag-aralan natin sa araw na ito. Salvation. Amen. Bakit? Kasi may dalawang tayong bisita. Amen. Bye. Okay, ang ating mga kababayan, mga bisaya. Pag Bisaya ba eh, sabi nila, nitim ng manok, pero masarap naman ng manok ng nitim ng. Okay. So, salamat sa preaching na yun, brad. Purihin ng Panginoon. Alright. So, sa araw na ito, ang Friday school natin ay papalitan natin ng salvation. Discovery class. Okay? Pakinggan ninyo rin ng mga kapatid, no? Huwag ninyo isipin na porket ma-renew ako hindi na rin kayo mag-aaral kaya mag-aaral pa rin kaya baka maya magpa-props lang may baka props lang yan eh no hanggat hindi ako magkabakasyon hindi pa rin sure yun pag nakabakasyon ako yan sigurado. Amen. Okay. Now sa araw na ito ang pag-aaralan natin ay salvation plan. Brad, mga kapatid, anong pangalan mo? Bobby. Anong apelyido? Salis. Oh, ito yung nanonood lagi. Bye, amen. Praise God. Welcome. Oh, nakikita rin ka namin. Oo. Oh, ako, hindi ko nakikita yan kasi sabi ko, Brother Rick, i-handle mo yan yung website dyan. Ako, sinong magana dyan? Ikaw na bahala magana dyan. Tingnan mo na. Kasi bilang pastor ninyo sa church na ito, ay sobrang dami ng ginagawa. Oh. Si Moses, kaya si Moses nga eh. Lingon, kung sinong gustong maligtas, lingon lang kayo dito sa tungkod, ha? Ayan, nanalo sila, sige na. Pag bumabang tungkod, brad, siyempre napapagod eh. Pag bumabang tungkod, talo sila.
Kaya ginawa ni Aaron, tsaka rin itatayo natin. Kasi natatalo sila eh. Pagka mapaba ang tungkod eh. Di ba? Ma-encounter natin yan sa Book of Exodus. Tayo, ayan ganun. Eh, napabago si Moses, brad. Oo. Kaya ginawa lang, lagyan din ang bato. O, hindi rin po eh. Kaya, kailangan talaga mayangat eh. Kasi pag na, ganun talaga, talo sila. Oo. Yun ang, ano dyan. Ang alam mo, ang anong lesson doon? Pag ang leader, pastor, kanya lahat ang kinikilos, mapapago yan, mamamatay ng maaga yan. Oo. Oo. Kaya hindi po ito, hindi na tulungan mga pastor niyo. Tulungan niyo. Oo. Kaya minsan, hindi lang nagsasalita yan eh. Pero, sige lang, tulungan niyo. Pastor, ano po maayaw tulong din dyan? Ganyan. Oo. Lalo ng mga pastor na ano, pero may mga pastor na ano brad, matindi magutos. Napagsimpa mo ngayon, ayaw mo nang bumalik next week. Meron ganyan eh. Pero tayo mga kapatid, pag-ibig ang ano natin. Pagmamahal. Alright? Ganun ang pairalin natin. Jonathan. Ito naman si Jonathan. Jonathan ano? Laboka. Ah, okay. Amen. Salamat, bay. Salamat, nandito kayo. Sino bang nag-imbita sa inyo? Si Eric o si Brother Rosin? Oh, si Brother Eric. Amen. Alam niyo ba kung bakit kayo inimbita? Dahil mahal kayo niyan. Oh, amen. Importante kasi ang kaluluwa, mga kapatid. Alright? Ang kaluluwa ng isang tao, ang tao ay tripartite yan. Tripartite meaning tatlo. Tatlong bahagi yan. Tatlong component. May soul or kaluluwa. Kalakbas, Bisaya. May body, katawan, at may spirito. Hindi Holy Spirit, ha? Spirito. Spirito ng tao. Okay? Now, may mga function yan. May kanya-kanyang gamit yan. Ang body ay, ito po yung nakita niya. Ito po yung bahay ng kaluluwa at spirito. House. Pag namatay ang tao, itong kaluluwa, ay itong katawan, pupunta ito sa alabok. Babalik ito sa alabok kasi galing tayo sa alabok eh. Alright? Yan. Huwag niyo kalimutan. Ang Espiritu ng Diyos, babalik sa kanya yan. Siya ang bigay niya. Pag namatay ang tao, ha? Okay? Sa langit patungo yan. Ang purpose ng Espiritu ng tao, yun po magsabi sa tao, hoy, may Diyos, huwag mo kalimutan. Kaya no wonder, yung mga tao sa bundok, alam niya na may Diyos kahit walang nagturo sa kanya. Ang alam niya, may Diyos talaga. Bakit? Pagtingin pa lang niya sa paligid, kamangha-mangha eh. So, iisipin niya, may Diyos. Ang tawag niya, minsan, padhala. So, kahanap niya kung saan ang Diyos, ito na to. Pero araw yan eh. Baka ito. Hayop yan eh. Baka ito, mukhang tao. Bato yan eh. O itong kahoy ba? Creations yan. Nakita niyo? Dahil may Espiritu siya na nagsabi sa kanya, nag-uudyok sa kanya, oh, may Diyos. Oh. Pero ang tanong, tamang Diyos ba ang nakilala niya? Diyan, yan ang labanan. Tama? Ang isa ay ang kaluluwa. Ang kaluluwa, ito po yung limang senses ng tao. Ito po yung pinaka-ikaw. At ang kaluluwang yan, kapatid, immortal yan. Hindi po namamatayan. Mahiwalay lang yan sa Diyos. Yun ang problema. Yun ang masakit. Ang kaluluwa ng tao, pag namatay ang tao physically, ang kanang kaluluwa, pupunta yan sa isang destinasyon. Langit, impyerno. Walang purgatorio, ha? Sa Biblia. Iwan po sa kanila. Mayroon silang purgatorio eh. Alright? Wala nang word purgatory kahit sa libro nila eh. Seemingly lang, parang lang. Kaya na, ano yung purgatory? Now, langit or impyerno? Ang tanong, paano pumunta doon? Okay? Paano pumunta doon? Mayroong sinasabing para karo makarating ng langit ay gagawa ka ng mabuti. Tama? Meron ganun eh. Mayroong sinasabi na para makarating ka ng langit
magiging religyoso ka. Mayroong sinasabi na para makarating ka ng langit ay magiging mabait ka. Lahat po yan, paraan ng tao yan. Pero ano ba ang paraan ng Diyos? Yan. Alam niyo, ang tao hindi naliligtas mula sa kapahamakan sa impyerno sa kanyang ginagawa. Sa kanyang kaparaanan. Kundi ang tao naliligtas yan sa pamagitan ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Very simple. Siya ay bumaba mula sa kalangitan at nagkatawang tao at ang pangalan niya ay si Jesucristo. Tama ho ba? Siya ay namatay sa krus, na ilibing, na buhay namang muli. Tama ho ba? Bakit yung ginawa yun? May purpose ba doon? Yes, may purpose. Noong unang panahon, mga kapatid, para mapatawad ka ng Diyos, kakatay ka ng hayop. Tama ho ba? May mabigyan natin ng mga versikulo natin yan pag nag-umpisa tayo properly. Okay, binigyan ko lang kayo ng, kinukuha ko ng attention ninyo para mabumuo na sa isipan niyo kung ano ba talaga nangyari. Noong unang panahon, ganito ang nangyari. Ang Diyos ay naglalang siya ng tao. Una mo na nilalang lahat ng bagay sa mundo. Tapos, ang last na nilalang niya, ang tao. Tama ho ba? So, nakita ng Diyos, nakita ng tao, at nakita ng Diyos that everything is good. Alright? Now, ito na. Ang gusto ng Diyos ganito. Kaya nag-create siya ng mga bagay at kinreate niya ang tao. For what purpose? Only one purpose. And that purpose is what? To worship Him. To worship Him meaning to glorify Him. Yan ang purpose ng Diyos, ha? Kaya nga niya kinreate yan, eh. I am the creator and this is the creation. I created it. Kung hanba ako ang Diyos, I created it for me. For my glory. Hindi for glory ni Sita. Yan ang purpose niyan. Na mga bagay. Dito. Yan ang purpose ng mundo. Saan ko mababasa yung pastor? Okay? Open the book of Colossians chapter 1. Right? Colossians chapter 1 at sa verse. Umpisahan muna natin sa verse 15 dyan, para makikita mo, okay? Okay, ito. Si Jesus Christ ang tinutukoy dyan. Who is the image of the invisible God? Hindi mo makikita ang God the Father, natural. He is in heaven. Pag nakita mo ang God the Father, mamamatay ang tao. Okay? In the book of Exodus, pag nakita mo ang Diyos, mamamatay ang tao. Pag nagsalita pa lang yan, kidlat yan eh. Kulog yan eh. Kaya nga nanginginig ang tao eh, pag nagsalita pa lang. Kaya nga yung kidlat na yan, yung makulog na yan, tantirings, maalala ng Diyos yan sa tao. Na may Diyos, makapangyarihan. Opo, maalala yan kaya. Baka nakalimutan yun. Si Jesus Christ is the image of the invisible God. Bakit? Sabi nga niya kay Philip doon sa John chapter 14, kung gusto niyo makita ang Ama, dapat, kung nakita niyo ako, dapat nakita niyo ng Ama. Yun yung sinabi niya sa John chapter 14, verse 7, 8, 9. Kasi si Philip doon natanong, Lord, ipakita mo sa amin yung Ama. Oh, pinag-sinabi niya noon eh. Kaya nga sabi dito, Jesus Christ is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Firstborn meaning, kasi siya po unang nabuhay muli. Okay? Of every creature. Ang mga tao na namatay na yun, nasa langit na, of course. No? But, if you're talking about nung unang nabuhi, unang nabanhaw, unang nabuhay muli, si Jesucristo yan. Amen. For by Him, by Jesus Christ, ha? Ang ibig sabihin,
where all things created that are in heaven, yung mga heaven, yung mga unang kita ng kalangitan, kadami niya, and that are in earth, visible and invisible, ibig sabihin lahat, whether they be thrones or dominions, principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Nakita mo yan? Lahat ng bagay ito sa mundo, kinreate ng Diyos yan para sa kanyang kapurihan. Ang tanong, ano nangyari? Ayun, winasak ni Satanas. Ang tao, created by God, in order for to worship Him, at pag na-worship ang Diyos ng tao, magiging faithful ang tao, at ang sabi ng Diyos doon sa Book of Genesis, replenish the earth and multiply. Tama? Ang tanong, that period is called the period of innocence. Innocente ang tao. Bakit? Kahit nga, upad sila, hindi nila, wala silang, ano eh, wala silang malisya eh. Now, how to replenish, how to multiply the earth kung hindi sila mag-union, wala nilang alam. So, ganito ang ginawa ng Diyos. This man, in order for him, or this couple, in order for him to multiply and replenish, they should be matured. They should get matured. Maging mature sila. Maging righteous sila. Para alam nila mag-union. Pero anong paraan? Isang click ba? Hindi. God make a test in the form of commandment. Yan. Para maging from the period of innocence, magkaalam sila para manganak sila. Ngayon, tanong. So ang Diyos, ang sabi ng Diyos doon sa Genesis chapter 2 verse 16, and the Lord commanded the man saying, alright? And the Lord God commanded the man saying, Of every tree in the garden, sabi, thou mayest freely eat. May kalayaan kang kumain dyan sa lahat ng mga punong kahit dyan. Laman nandyan. May kalayaan kang kumain dyan. Ito ang test ng Diyos. Itong commandment niya. But of the tree of the knowledge of evil, of good and evil, thou shalt not eat of it. Huwag mong kainin na iyan. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Mamamatay ka pag kinain mo yan. And it was so. And in the process of time, ano nangyari? Huh? In the process of time, ano nangyari? Sa chapter 3. Sa chapter 3. Genesis chapter 3. Ito na si Satanas. Yung offer niya. Okay. Inofira na agad si ano dyan. Ha? Okay. In verse 4. Okay. Ang sabi ng Diyos, pag kumain ka ng punong kahoy sa pagkakilanlan sa mabuti at masama, mamamatay ka. Di ba? Sabi ng Diyos, yan ang utos niya eh. Pero ito, umiksi na si Satanas sa chapter 3. At kinausap niya ang babae. At ang sabi ng babae, ang sabi ng serpent, hindi pa siya ahas dyan ha. Naging ahas na siya noong kinurse na siya. So, ibig sabihin, isa siyang nilalag na medyo sa tingin siguro ni Eve ay talagang may magandang itsura, magandang kahabig-habighani ba, gano'n. Hindi yung pinakita sa television na kita mo, pangit ng mukha, tapos ano, paano matitensi, ano, paano matutokso si Eva kung sobrang pangit naman ng mukha yan. Tapos pagtingin pa, ahas, gumagapang, buwang, ano yun. Oh, so, hindi yan matitem, hindi yan matutokso. Kaya medyo may ano yan, medyo maganda yan. Serpent pang tawag niya. Doon na lang yan naging ahas noong kinurse na. Sabi ng Diyos, gagapang ka sa ano, yung tiyan mo ang gagamitin sa paglakad mo, ganun. Doon na siya nag-umpisang ganun. And then, ito na. And the serpent, at sabi ng Diyos, pag kumain ka niyan, mamamatay ka. Hindi naman mamamatay na physical eh. Okay, yung tinutukoy eh. Mamamatay ka spiritual. O, ito naman sabi ni Satanas, o hindi, hindi ka mamamatay. Lagi na tandaan ha, kung ano sinasabi ng Diyos, kontra si Satanas. Sure. Ang gusto rin sinin ng Diyos, maligtas ka, pero ang sabi ng Satanas, wag!
Ang sabi ng Diyos, magsimba ka. Ang sabi naman ni Satanas, wag! Mas maganda doon sa bata. Ganyan ang gusto ni Satanas. Laging ganyan ang gusto ni Satanas. Kaya alamin mo ang taktika niyan. Amen. Pag sinabi na ng Panginoon, wag kang mag-check sa... pag may pumulong sa'yo, mag-check ka. Yan na yan, si Satanas na yan. Wag kang magpaniwala dyan. Oo. Ang sabi agad ni Satanas, oh, you shall not surely die. Hindi ka mamamatay. Sino ba may sabi sa'yo niyan? Alam niyo, pagka kumain ka kasi ng punong kawis sa pagkakilanan sa mabuti at masama, bubuksan kasi mata mo, tapos magiging katulad kayo ng Diyos, alam niyo kung anong tama sa mali. Grabe na, magpaliwanag dyan, ang galing din, ano? Parang ano din siya magpaliwanag, parang abogado din. Oh. Alright, pagdating sa 6, ito na. And when the woman saw, ano yung opera ni Satanas? Lust of the eyes, lust of the flesh, and lust of and the pride of life. Tatlo. O, ito yung opera ni Satanas. Number one, lust of the eyes. And when the woman saw that the tree was good for food, o ba'y maganda sa mata? Maganda sa mata? O, lust of the eyes yan. O. At number two, pleasant to the eyes. Lust, good for food meaning lust of the flesh. And pleasant to the eyes, lust of the eyes, kita mo yan. And the tree to be desired to make one wise, that is the pride of life. Ibig, ang Panginoon ang magbigay sa iyo ng wisdom, kundi ikaw mismo na overpower ka sa kagustuhan ng puso mo. Ayaw mo nang pakinggan ng Diyos, pinakinggan mo ng sarili mo. That is pride. To make one wise, she took of the fruit thereof and did eat and gave also unto her husband with her and didn't eat that. Ayaw na. Doon na sila namatay. Physical ba? Hindi. Spiritual. Yan. Tama? So doon sa Garden of Eden, mga kapatid, nagkasala ang ating mga ninono. Tama ho ba? Agree ho ba kayo doon? That sin is called the sin of unbelief. A sin of without faith. Yan. Okay? Tandaan niyo ha? Nagkasala ang tao. Doon pala sa Garden of Eden. At ang kasalanan yan napasa sa atin. Romans chapter 5 verse 12. Ano nangyari ka? Pastor, ang kasalanan yun, sila lang naman yun. Bakit nadamay tayo? Siyempre, nagmula tayo doon. Sa tao tayo nagmula, brad. Huwag kayo magpaniwala doon sa sinabi ni Satanas, ang tao nagmula sa ugoy, ha? Ang tao nagmula, created by God. Pero ang sabi ng Satanas, ni Satan kapatid, ang tao nagmula sa unggoy. Huwag kayong magpaniwala dyan. Bahala na. Kahit pa mukhang unggoy ka, basta huwag ka pa rin maniwala. Nagmula tayo doon. Ganun yun. Tingnan nyo. Wherefore, as by one man sin. Sino ang tinutukoy dyan? Kaya, sa palagay nyo. Si Adam po yan. Wherefore, as by one man sin, isang tao nagkasala, entered into the world. Nandito sa salibutan, pumasok sa libutan. Sino yun? Si Adam yun. And so death by sin, nahiwalay, namatay ba sa kasalanan? Namatay yun physical, namatay yun spiritual eh. Doon sa Garden of Eden, tama ho ba? Di ba? And so death, yung kamatayan yun, passed upon all men. For that, all have sin. Yan. Kaya ang bata, kapatid, kahit sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, may namamana na siyang kasalanan. Anong kasalanan yon, Pastor? Kasalanan ni Adam kasi napasa na sa atin. Amen? Alright? Now, ang kasalanan, kapatid, dahil napasa nga sa atin, ang problema, ang kasalanan, may kabayaran. Tama? Amen. Ang kasalanan, may kabayaran. Yan ang tinatawag na penalty of sin. At alam niyo ba ang kabayaran ng kasalanan? Sa impyerno po. Yan. Sa impyerno, ang kabayaran ng kasalanan, pag Biblia ang pinag-usapan, impyerno. Alright? Impyerno. Bakit? Pastor, paano mapatunayan na may impyerno tayo? Uy, siyempre,
sinabi na sa Romans chapter 3 verse 23. Biblia ang binigay mo sa atin, ha? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Ano sabi doon? For all have sinned, ang lahat ng kasala, and come short of the glory of God. Hindi nakarating sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay nasa langit, hindi makarating ang tao doon. Bakit? Dahil sa kasalanan. Anong kasalanan yun? Kasalanan ng mana natin. So therefore, saan siya patungo? Alam, punta siya sa langit. May kasalanan nga siya. Punta siya sa impyerno. Pastor, saan mababasa? Romans chapter 6, verse 23. Ano sabi doon? For the wages of sin is death. Yeah. In hell yan, ha? Sa impyerno yan. And so therefore, kapatid, alam na natin na may problema ang tao. Ang problema niya, ang kamatayan, ang kasalanan na namana mula kay Adam, namana sa lahat ng tao. So ngayon, ano ang gagawin ngayon ng tao para makarating siya ng langit? Yan ang sinabi natin kanina. Gagawa siya ng mabuti. Kung anong kabutihan gagawin niya para mapalapit sa Diyos. Ang tanong, yan ba'y paraan ng Diyos? Siyempre, paraan ng tao yan. Pastor, saan mababasa? Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Hindi sa pamagitan ng sarili mo, na ikaw ay makarating ng langit, ha? Anong sabi dyan? For by grace are ye saved through what? Faith. And that not of yourselves. It is the gift of God. Ang faith kasi, ang eternal life, gift of God yan. Regalo ng Diyos. Sa kanyang biyaya yan, sa kanyang habag sa atin. Hindi sa pamagitan mo. Bakit? Sa 9, ang sabi, not of works. Hindi sa pagitan ng iyong mabuting ginawa. Bakit? Kasi pag mabuting ginagawa ang basihan, magmamayabang ang tao. Ano sabi dyan? Not of works, lest any man should boast. Otherwise, ang tao, magmamapuri siya. Bakit? Ang tao na mahirap, at paano magmapuri yan? Mahirap na ngayon yun. Eh di ang kaya lang pumunta ng langit kung kabutihan ng palangkin, basihan ng kaligtasan natin, ay talagang champion yung mga mayaman. Bakit? Mamimigay na ng kansang katutak na pira yun eh, or ano ganito ganyan eh, makarating na ng langit, ay hindi naman po kanya ng basihan eh. Yeah. Oh. That's right, amen. Alright? Pastor, parang alam na namin ang tinutukoy mo. Ang paraan pala para makarating tayo ng langit, si Jesus Cristo pala. Saan mo ba sin pastor? Romans chapter 5 verse 8. Ano sinabi doon? But God commended His love towards us. Ang Diyos ipinagtagubilin ang kanyang pagmamahal sa atin. Na nung tayo'y makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa atin. Yun ang dahilan. Yun ang paraan. Not of your works. So ano bang nangyari kayo sa Kristo pala? Siya ay ipinako sa cross. Imbis na ikaw ang ipako sa cross. Inako niya na ang kabayaran ng iyong kasalanan sa pamamagitan niya, nagpapako sa cross. Dumanak ang kanyang dugo. Bakit? Ang dugo ay simbolo po yan ng pagtubos. Dahil noong Old Testament, para mapatawad ka ng kasalanan, ikaw ay kakatay ng hayop. Dahil ang dugo noon, yun po ang pambayad. Sa panahon ngayon, si Jesucristo ay pinako sa krus para ang kanyang dugo ang permanenteng pambayad ng ating kasalanan. Yung tinatawag na final atonement. At siya ay nailibing na buhay ng mga muli para sa katubusan ng ating kasalanan. Yeah. Then, ang tawag dyan, salvation. Kaya
kaya balik tayo doon sa Romans chapter 6 verse 23, Brad. Sinabi doon, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Pero hindi pumayag ang Diyos na mapunta na lang ang kaluluwa sa impyerno. Hindi. Hindi siya pumayag. No. May plano ang Diyos. Si Jesucristo ay mamatay sa cross. Kaya ang sabi diyan, "For the wages of sin is death." But mayroong paraan, may provision ng Diyos. The gift of God is eternal life. Yun yung biyaya ng Diyos. The gift of God is eternal life. Through Jesus Christ, ipinako sa cross, namatay, inilibing, at nabuhay ng muli. Yun lang ang sinabi sa Biblia. May good works ba? Wala. Tama? Amen ho ba? Amen. Ang pastor, alam na namin. Oh, that is wisdom. Alam niyo na, may knowledge na kayo na ang kaligtasan pala sa pamagitan ni Jesucristo, siyang gumawa noon. So ano ang gagawin mo? Yan. Dito lang tayo papasok. So ano ang gagawin ng isang tao para siya ay makarating ng langit? So ano ang gagawin ng tao para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan? Ano ang gagawin ng isang tao para magkaroon siya ng tamang relasyon sa Diyos? Ito ang tanong. Tama? Yan ang tanong. Kasi alam niyo mga kapatid, sinabi na doon sa Matthew chapter 7 verse 21, "Not all that sayeth unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven." Hindi talaga lahat ng sayeth unto me, Lord, Lord, hindi lahat naman, hindi lahat ng mga nasa ibang relihiyon, hindi lahat ng relihiyon sa buong mundo na sabihin, "Lord, Lord," may Jesucristo din doon. Itong grupo to, may Jesucristo din. Oh, hindi sinabi. Sabi ng Diyos, hindi lahat ng mga yan makarating ng langit, kundi ang makarating sa langit, yun lang po yung gumanap sa kalooban ng Diyos Ama. Ang tanong, ano po yung kalooban ng Diyos Ama? Okay? Ano po yung kalooban ng Diyos Ama? Brad, buksan mo doon sa John chapter 6 verse 14. John chapter 6 verse 14. "Hindi lahat ang tumawag sa akin, Diyos ko, ay makarating sa langit." Ang makarating sa langit, yung mayroong tamang relasyon sa Diyos. Yung tamang gumagawa sa kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos, Ama? Ito. "And this is the will of Him that sent me." Sino nagsabi? Jesus Christ. "This is the will of Him that sent me." Ito pong kalooban ng nagpadala sa akin. Si Jesus Christ sabi niya, "That everyone, ang sinuman, ang lahat, ang sinuman, ang ibig sabihin niya, see the Son," makakita sa anak. O, makakita. Tapos, anong gagawin pag nakikita? "And believe it on Him." Yan. "May have everlasting life." Yan. "And I will raise him up at the last day." Kapatid, kung sinong gumaganap sa kalooban ng Diyos Ama, yan lang ang maligtas. Yan lang makapasok ng langit. Ang tanong, anong kalooban ng Diyos Ama? Ang kalooban ng Diyos Ama ay kung sinong makakita sa anak, at mananampalataya, siya lang ang magkaroon ng kaligtasan. Everlasting life. Eternal life. Tama? Eh sa panahon natin ngayon, wala naman si Jesucristo. Hindi nga nakikita mo ng mukha eh. Tinurok natin sa Biblia. Kung sinong tumanggap kay Jesucristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas, yan lang po yung gumaganap sa kalooban ng Ama. Yan ang kalooban ng Ama, ang lahat maligtas. Pero hindi naman lahat tatanggap eh. Hindi naman lahat manampalataya eh. Ilan lang. Kaya pasalamat kayo, ilan sa inyo, at tayo dito, sa kadami-daming mga tao, pasalamat tayo sa Panginoon, binigyan tayo ng pangalawing anak ng Diyos. Bakit? Tinuro sa atin ang kaligtasan. Amen. Anong kaligtasan yon? Jesus Christ died in the cross. Died on the cross. And was buried and raised up in the third day. For what? For our salvation.
Tama? Ano gagawin niya natin ngayon? Manampalataya sa Kanya. Ano ang manampalataya sa Kanya? Accepting the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Saan mo basa yan, Pastor? John 1, chapter 12. Sinabi na yan eh. John 1, chapter 12. Ano sabi dyan sa John 1, chapter 12? John 1, chapter 12. John, brad, John. John. Hindi Jonah. Jonah yan. G-O-H. John 1:12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Sa lahat na matumanggap kay Jesus Kristo, bigyan niyo ng kapangyarihan magiging anak ng Diyos. Bakit? Ito po yung kalooban ng Diyos Amay. Na pag itinuro si Jesus Kristo at mananampalataya ka sa Kanya, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Equivalent po ito, nung tumanggap ka kay Jesus Kristo sa iyong puso, si Jesus Kristo ay namatay sa iyo, buhay na muli, ikaw ang magkaroon ng kaligtasan. Tama ho ba? Iyon ang tama. Kaya tayo, tinatama natin ang ating mga dinadala-dala natin, akala natin makapagligtas sa atin. Ano sinabi doon sa Proverbs 12:14, brad? Yung binanggit ko na yung pinarich ni brother kanina? Alright? There is a way that seemeth, there is a way that seemeth right unto a man. But the end thereof are the days, are the ways of death. 14. Okay. Malik. Proverbs chapter 14 verse 12. Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Mayroong paraan ang tao ng ang akala niya, tama na yung relasyon niya sa Panginoon. Marami ng mga karakter sa Bible na akala niya tama na yung relasyon niya sa Panginoon. Bakit? Jesus Cristo binabanggit niya eh. Oh. Alright? Eh ngayon, hindi naman tama talaga. Bakit? Alam niyo, ang tamang pananampalataya, mayroong bunga kasi yan. That's right, amen. Pag nagbubunga yan, malalaman mo na tamang pananampalataya meron. Bakit? Bay, okay yung bunga niya eh. Pero kung ang akala niya tama yung relasyon niya sa Panginoon, halimbawa, magsimba ka. Kala mo kasi, parang gusto mo malapit sa Diyos eh. Simba ka. Okay. Pagkatapos ng simba, paglabas mo, iinom ka na naman. O, sabong ka na naman. O, ala, kung ano-ano ginagawa mo, ang akala mo tama na yung ginawa mo. Yung iba naman, magsala, orang ganito ganyan. Tapos paglabas, iba-iba na naman ginagawa, ganito ganyan. Ang akala niya tama. Yung iba naman, Jesus Kristo din ang binabanggit niya, ganito ganyan, Jesus Christ din. Pero, hindi tama. Paano mo masabing tama? Eh, hindi ka niwala kay Jesus Christo, na si Jesus Christo ay Diyos eh. Paano mo masabing tama yun? That's right. There is a way which seemeth right unto a man. Ang akala niya, tama na yung relasyon niya, tama na yung ginawa niya, yun pala ang pinakalundog, ang bottom line, yung fear, no? Nakupo. Oh, di ba? Ang taong ligtas, brad, ang taong may relasyon sa Diyos ang tama, alam niya sagutin niya. Amen. Okay? Alam niya sakit. At yan ang kaligtasan. Amen mo, kapatid? Amen. Alright? So, kaya, pag mga may bisita dito, brad, si Brad Bobby, si Kineng Ronald, si Juan, Jonathan, okay? Ay, pag may bisita, itinuturo talaga natin ang tamang kaligtasan. Para marinig niyo. Para masintil ba? Bakit, alam niyo? Habang buhay pa tayo, dapat alam na natin kung saan tayo, pag binawian tayo ng buhay, wala tayong takot saan tayong punta. Pag binawian tayo ng buhay, impir, langit na tayo patungo. Hindi na tayo mapunta sa impir, no? Yan ang sinasabi doon eh. Sa John, 1 John chapter 5 verse 13. 1 John 5:13.
Ano sabi ni John? These things, a Bible, have I written unto you. May panulat siya dito eh. That, ano sabi niya? Believe on the name of the Son of God. Ikaw ay mananampalataya sa anak ng Diyos. Sino? Si Jesus Christ po yan. Tama? Believe on the name of the Son of God. That ye may know, upang malaman mo na kahit buhay ka pa, that ye have eternal life. Mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Saan yun? Sa langit. And that ye may believe on the name of the Son of God. Ang binabanggit dyan, tinutumbok dyan, isa lang, manampalataya ka kay sa Kristo para malaman mo na may buhay na walang hanggan. Amen. At ang panampalataya kay sa Kristo, ito po yung tumanggap ka kay sa Kristo bilang Panginoon. But as many as receive Him, to them, give Him power to become the sons of God. Amen. Amen. Even to them that believe on His name. Iyon ang salvation. Bakit? Ang isang tao, pag hindi manampalataya kay sa Kristo, ganito mangyayari sa kanya. John chapter 3 verse 18. Ito ang mangyayari sa isang tao pag ayaw manampalataya kay sa Kristo. He that believeth not, he that believeth on Him, he that believeth on Jesus Christ, ha? Siya na nagsabi niya, is not condemned. Hindi na hinuhusgahan. But he that believeth not, is condemned already. Ano ibig sabihin? Yung manampalataya kay Hesus Kristo, hindi na hinuhusgahan niya. Sa impyerno yan patungoy. Pero yung mga hindi mananampalataya, buhay pa lang, hinuhusgahan na. Saan? Patungong impyerno. Bakit? Ano dahilan? Hindi siya nanampalataya eh, sa pangalan ng nag-iisang anak ng Diyos. Tama? Kay Hesus Kristo. Doon sa 36, tingnan mo, brad. Akyat mo lang, ay baba mo lang. Sa 36, ito yung praise ni brother Liman kanina. He that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life. Bakit? Death ang putahan niya si Benet. But the wrath of God abideth on him. Kita mo yan? Ang puot ng Diyos nasa taong yan. Kaya nga pagbalik niya, vengeance yun eh. Ayaw mo akong tanggapin, okay lang. Okay. Alam niyo ang feeling ng rejected? Di ba, ikaw daw, manligaw ka raw sa isang babae, mahal na mahal mo, at binastid ka. Ano daw feeling, babe? Tingnan. Di ba kayong iba nga, maguramintado. Mag-abok pa nga eh. Yung iba nga eh. Yung iba nga eh, patiwakal na eh. Oh, kasi iba eh. Ang feeling kasi ng rejected blood, yung tinanggihan. No? Yung tinanggihan, ang feeling kasi ng tinanggihan, may masakit sa loob. That's right. Ganon ang Diyos, brad. Biruin mo, created kita, creation kita, tapos di mo ako pansinin, i-deny mo lang ako. Sakit mo. Ang sabi ng Diyos, whosoever confess me, he that confess me before man, him will I confess also my Father who is in heaven. But he that denieth me, him also will I deny him before my Father which is in heaven. Okay. Kaya dito ko lang sa lupa, tagapin natin si Jesus Christ of Binaman. Amen? Yeah, amen. Si Bobby at saka si Jonathan, ito ang tanong namin sa inyo. Okay? This is a matter of life and death. Bakit? Spiritual pinag-usapan natin. Okay? Spiritual pinag-usapan natin. Hindi po ano ba ay kundi spiritual. Si Jesus Kristo ang pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan natin. Para bang inooferan namin tayo, inooferan namin kayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesus Kristo. Ang tanong, gusto niyo bang tanggapin? Willing ba kayong tanggapin si Jesus Kristo bilang Panginoon at Kapalitan? Amen? Yes? Si Jonathan? Amen? Amen, brad? Amen. So, ganito ang gawin natin. Punta kayo dito, brad. Punta kayo dito.
Gusto niyang tagapin si Jesus Cristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Amen? Amen. So kayo ay nanampalataya sa Kanya para magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. So ganito ang gagawin natin. Para maligtas tayo, maligtas kayo, kami ginawa namin. Para maligtas kayo, yan sinabi sa Diyan. Ano ang alisabi lang? But as many as received. So tumanggap. May pagtanggap talaga. Okay? Sino ang tanggapin mo? Jesus Cristo. Tanggapin pa sa ating puso. Yan ang pananampalatayan. Okay? Yan ang pananampalatayan. Now, gagawin niya sa pagitan ng panalangin. Sa pagitan ng prayer. Ibig sabihin, mag-pray kayo. Ang tanong, paano manalangin? Ganito. Manalangin ako, sundan niyo ako. Okay? Manalangin ako at sundan niyo ako. Pero panalangin niyo, hindi ko panalangin ha. Okay? Kumbaga, gusto niyo maligtas ha. Para makumplito yun, mangyari yun, manalangin kayo, pero ginagayin ko na kayo. Okay? Ginagayin ko kayo ba? Para maligtas kayo ba? No? Prayer niyo yan ha, hindi ko prayer. Para bang nung nag-aaral tayo ng college of follow after me. Di ba mayroong panata? Oo. Na namanata ka naman nun eh. Ganon, ganon. Pero hindi panata yung nagsalita. Ginagahid lang kayo nun. Bakit? Panata ko yun eh. Ginagahid lang. Para mabigkas pa. Ha? Ganon. No? So yan ang ibig sabihin. Prayer ninyo. No? Kung baga para manalangin kayo sa Panginoon. Hindi ako. Ginagahid ko kayo. Tama? So simple lang. A, B, C. Acknowledge that we are sinner. Kasalanan tayo. Tama nga eh. Kasalanan naman talaga tayo. Believe in the Lord Jesus Christ. Okay? Yun yung panampalataya. Then accept the Lord Jesus Christ sa puso natin. Yun lang yun. Ligtas na tayo. Yun man sinabi sa Biblia eh. Romans chapter 10 verse 9 and 10. That if thou shalt confess the Lord Jesus and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Alright? But if thou shalt confess with thy mouth, may papahayag sa hindi. May pagpapahayag talaga. May prayer. No? So, manalangin tayo, ah. Manalangin mo na ako pag sinabi ko si Bobby, tsaka si Jonathan, sundan mo. Then, sundan mo, ah. Alright? Pero manalangin mo na ako. Okay? Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, salamat Panginoon sa dalawang kaluluwa, si Pate at saka si Jonathan. Salamat Panginoon na ang dakilang layunin niyo po ay may madalas na dito sa iyong iglesia, Panginoon, makuupang magkaroon ng tamang kaligtasan. Lord, umuhayaan Panginoon, dalawang kaluluwa ito ay hindi magkaroon ng kaligtasan. O God, umuhayaan Panginoon, pagkos na po sa araw nito ay magkaroon ng tamang relasyon sa inyo. At magkaroon ng tamang pag-ibig, ng tamang pananampalataya kay Jesus Cristo. Sama-sama rin ito, Jonathan, tsaka aking sundan ni Pastor Allen. Ako po si Jonathan Buka. Inaamin ko na ako'y makasalanan. Ako'y makasalanan. Sa kasalanan, sa kasalanan na namana. Ako po kay Adam. Ako po kay Adam. At hindi pagkakilala. Kay Jesus na aking Panginoon. At ngayon, ako yung hingi ng kapatawaran sa kasalanan ko. At ngayon, ako yung nanampalataya kay Jesus Cristo na siya ay namatay para sa akin. At tinatanggap ko siya sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, ako malibawian ng buhay. Ako ay makasama ni Jesus Cristo sa katalitan. Salamat sa kanyang kamatayan. Ang lahat na ito ay aking pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. That is all our salvation. Nothing more, nothing less. Huwag niyo kalimutan, brad, ha? Na one time in your life, tinanggap niyo si Jesus Christo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Once in your life, you have accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Today. Today is your salvation. Amen. February 3, 2023.
Pastor, saan mababasa yan? 2 Corinthians chapter 6 verse 2. The day of salvation, huh? Binanggit sa Biblia. Ano sabi? For he said, God, ha? Ang Panginoon ang sabi. For he said, I have heard thee in the time accepted. Amen. Narinig kita sa panahon nung tumanggap ka kay Jesus Kristo, ha? And in the day of salvation, bakit sa araw nito tumanggap ka, ngayon din ang araw salvation. In the day of salvation, have I supported thee? Support thee meaning sumaklolo ako sa iyo. Bakit? Mapapahamak ang tao eh, sa impyerno eh. Sumaklolo ako sa iyo. Behold. Conclusion yan. Behold. Tingnan mo. Now is the accepted time. Tumanggap kayo eh. Today. Behold. Now is the day of salvation. Maliwanag. Tama? Huwag yung kalimutan. One day, saan man kayo padpad ng dito sa mundong ibabaw, ang katunayan, tumanggap na kayo sa Kristo, yun ang Panginoon po ligtas. At nung panahong tumanggap kayo, yun na rin ang kaligtasan niyo. Bakit? Sinabi sa Biblia eh. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Mapunta kayo sa Pilipinas, mapadpad kayo sa mga simbahan doon, kapag ligtas ka na ba? Ano po yun? Yung mga hiniligtas, di alam mo yun eh. Ligtas ka na ba? Tumanggap ka na ba kayo sa Kristo? Ay, upo, pastor. Oh. Halimbawa, punta kayo doon sa Pilipinas. Opo, pastor. Sino mo? Saan? Na Riyad. Sino po, pastor, doon? Ganito. Simbahan. Ha? Tumanggap ka na pala. Oh, oh, saan? Ang paano mo tinanggap? Alam nila, paliwanag. Kasi wala na pangalawang pagtanggap. Tumanggap ka na eh. May pangalawa pa ba? Pangatlo, pang-apat, pang-lima. Wala pong tinuro ang Biblia ng ganyan. Amen. Isang bisis lang tumanggap. Amen na yan. Ngayon, kung hindi sigurado ang isang tao na tumanggap, teka, huwag kang hindi pa sigurado ba? Siguraduhin mo. Kung gusto mo, tumanggap ka ulit. Para naman sigurado. Kasi yung iba talaga, parang nagdalawang isip pa yun. Amen. Today is your salvation. Today is the accepted time. Today is your salvation. Amen, kapatid? Maliwanag ko ba sa inyo? Maliwanag ko ba? Amen. Ganito tayo magturo dito. Liwanagan lang. Okay, amen. Purahin ang Diyos. At yan po ang ating discovery class. Magkaroon tayo ng 15 minutes break. Alas 12, mag-umpisa tayo. Tayo manalangin. Our Heavenly Father, once again, Lord, salamat Panginoon sa iyong salita. Salamat sa dalawang kaluluwa. Si Bobby Sales at saka si Jonathan ay salamat po sa kanilang pagdalo. Salamat po sa nag-imbita. Panginoon, at pagpalain mo ang kanilang mabuhay. Ingatan niyo po sila. Ang kanilang mga pamilya, Panginoon, ingatan niyo po sa Pilipinas at iwas ng kapamakan. So our brethren, mga families namin, ingatan niyo po. Pagpalain niyo po kami. Salamat po, purihin po yung pangalan, Panginoon, hindi na sayang ang aming pagpapagal, mayroong dalawang kaluluwa ng karoon ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon naman po. Ang lahat na ito ay pinapasalamatan ka namin sa dakilang pangalan ni Jesus na yung pwede paligtas. Amen and amen. Amen, amen. Yeah.